Mga ka-DIY, for today's video, kung naalala nyo ang ating napakasimpleng grid tie inverter, ngayon i-upgrade natin siya for the third time na ata o fourth time. For the third time, paano yung upgrade natin? Bale, dadagdagan natin siya ng protection devices. Ito ay DC breaker, AC breaker, tsaka AC watt meter. So bakit ko ba naisipan na dagdagan ng protection device ang ating grid tie inverter kahit matagal nang wala at tsaka sabi ko meron naman siyang fuse? Ito ay sa kadahilan ng dinagdagan ko rin siya ng solar panel, mga ka-DIY. Ngayon, dalawang 150 watt na yung gamit kong solar panel. Ayan. So pinagtabi ko lang siya, tapos nakaparallel lang to, mga ka-DIY. Yun yung Y connector na ginamit ko para maparallel ko yung dalawang 150 watt solar panel, mga ka-DIY. Nagpalit din tayo ng solar cable, mga ka-DIY, kasi kung nakikita nyo, yung dati ang ginamit ko is flat cord lang galing sa hardware. Ngayon bumili na ako ng solar cable talaga na pwede talaga sa mas mataas na current. So ito ay anong size ba nito? Ang size nito, mga ka-DIY, solar cable ay 2.5 mm². So yung maximum current ng 2.5 mm² ay hanggang 20 amps. So sa AWG, kung tatanungin mo anong AWG yung 2.5 mm², yan ay naglalaro sa 12 to 13 AWG, mga ka-DIY. So kaya nito 20 amps, tapos meron nga tayong solar panel na 150 watts, ang current nun ay MP, mga ka-DIY, ay 8.33. So kung meron tayong dalawa, mag-a-add yung current, ang total nun is 16.7. So kayang-kaya ng ating solar cable, mga ka-DIY. Parallel ha, mag-a-add yung current natin. So yung IMP magiging 16.7. So dapat tama yung wire size nyo. Kasi kapag maliit yung nagamit nyo, mag-iinit yan for sure, mga ka-DIY. So ngayon, itabi ko muna to, i-wire naman natin yung ating breaker. So pag binuksan mo yan, ayan. So DC, dito papasok yung ating DC input from solar panel, lalabas sa kabila, papunta sa ating inverter. Tapos from grid tie inverter, papasok sa ating AC breaker, labas ng AC breaker, papasok sa ating wattmeter, and then papunta na to sa outlet. So ganun lang naman kadali yung wiring. So sundan nyo na lang ako kung paano ko siya ikakabit, and then i-pause nyo na lang siguro yung video kapag mayroong hindi malinaw, mga ka-DIY. Ganito nga pala magtanggal ng breaker sa din rail. So may lock yan eh. So pag nausod mo na yan, mahuhugot mo na yan, mga ka-DIY. Thank you.
Once nakabit na natin yung mga wires natin, so DC input, ayun sa taas. DC output, papunta sa ating grid tie inverter. As output ng ating grid tie inverter, papunta naman sa ating AC input. Palabas, papunta sa ating wattmeter. At yung wattmeter, papunta sa ating outlet. So, ganun lang kadali yung wiring niya. At ayan, mga ka-DIY, working naman kaagad ang ating grid tie inverter. So, meron tayong 0.41 amps, 80 watts. So, 80 watts, 60 hertz, 80 watts yung nare-read na lumalabas sa ating grid tie inverter galing sa solar. So, hapon na kasi mga ka-DIY, kaya medyo mababa na lang, hindi na tayo makakakuha ng 300 watts dyan. Kasi hapon na. Hapon ko kasi ginawa yung video na to kasi mainit sa bubong. So, i-update ko na lang kayo na next time siguro kung peak hours, kung makikita natin yung peak watts na makukuha natin sa ating solar panel. So, ngayon, i-fix ko lang to dito sa pader and then ipakita ko na sa inyo yung final na itsura ng ating grid tie setup, mga ka-DIY. So, ayan ulit. So, 80 watts. 0.080 kilowatts. So, 80 watts yun, mga ka-DIY. Pag natapos na natin ang ating grid tie setup, mga ka-DIY, ganito na yung kakalabasan niya. So, ayan. Yung ating grid tie inverter papunta sa breaker natin. So, ayan. Hapon na, mga ka-DIY, kaya sobrang baba na ng ating harvest. So, nasa 30 watts na lang. Mag-alas 5 na kasi. So, ayun. Natapos naman natin ang ating setup. Sobrang dali lang ng ating upgrade. So, sana nagustuhan nyo mga ka-DIY. Siya nga pala, nagtataka kayo bakit nandyan lang yan sa baba. Hindi ko itinaas. Temporary lang kasi to. Sa apartment lang kami nakatira. At saka, ayun. Kaya temporary lang yung setup na to. Hindi ko na siya pwede ilagay pa dyan at ibutas, mga ka-DIY. Ang ginamit ko lang dyan, 5M na double-sided tape. So, yung heavy-duty na double-sided tape, babantayin nyo lang, baka mamaya malaglag eh. Pero sa akin, okay na yung setup na to. So, napakasimple lang, mga ka-DIY. Remind ko nga lang pala kayo ulit, sa grid tie setup na to, wala po itong limiter. So, dapat mas malaki yung consumption nyo kesa sa production nyo ng solar. So, meron kaming aircon, yung 300 watts ko. Sa maghapon, kaya nun mag-produce ng 1.2 to 1.5 kilowatt. Kasi yung 300 times 4 or 5, di ba? Nasa 1.2 to 1.5 kilowatt hours yun per day. So, kulang na kulang pa naman yun sa aircon namin na buhay maghapon para kay Kid DIY, mga ka-DIY. So, yun ha. Dapat hindi sa sobra yung solar harvest nyo kapag wala kayong limiter. Pero kung may limiter naman yung setup nyo, di kahit sumobra yung solar nyo, walang problema. So, sa akin, ganyan lang yung aking napakasimpleng setup. Kung nag-enjoy pala kayo sa video na to, mga ka-DIY, please don't forget to hit like, subscribe, ayan yung boy. Tapos click nyo rin yung bell para manonotify kayo kapag may bago tayong upload. And yun lang mga ka-DIY, thank you for watching.